Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa himpapawid. Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw, ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-anim sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi sa isa pong natatangi at masigla masayang tinatawag pong reunion dialogue sa isa pong batang bata dati na alagad ng sining, nagtitraining pa lang ho sa PETA, tapos yumabong na isang magaling na playwright. Pagkatapos po ay talagang multi-talented sapagkat siya po ay na padayo sa Amerika at doon na nag-aral pa ay naging hindi lang po mandudula, manunulat, profesor o guro, aktor, direktor at higit sa lahat nasa larangan ng edukasyon. Edukasyon na meron pong natatanging pagkalinga para sa mga persons with disabilities. Alam po ninyo, ang buwan ng Hulyo 17 to 23, ang week ay Disability Prevention and Rehabilitation Week. At ito nga po ay nagtatapos sa kaarawan ng sublime paralytic na si Apolinario Mabini. At ngayon, ang ating pong natatanging panauhin ay walang iba kung hindi si Rey E na ating pong kakausapin. Nandun pa po siya sa Chicago at tayo'y nandito naman sa Pilipinas. Ngunit sa pamamagitan ng Zoom ay ating pong makakausap, makikipagkwentuhan tayo tungkol sa kanyang buhay sa Amerika, ang kanyang tinahak na landas na talagang nakilala siya, maningning na Filipino artist educator doon po sa Amerika. Rey E de la Cruz. Rey E, bumati ka na sa lahat ng iyong mga kamag-anak, kaibigan, mga fans dito sa Pilipinas at naririnig rin po tayo by global webcast all over the world according to continental time nila sa ating panahon dito sa Manila. Kanya, parinig mo na ang tinig mo ngayon dito sa DZRH. Rey E from Chicago. Hello from Chicagoland. Ako po ay si Rey de la Cruz pero nung nasa PETA ako, ang tawag nila sa akin Rey E. Okay? tatlong tao ang pasasalamatan ko sa aking buhay. Una-una, si Cecile Guidote Alvarez, siya ang founder ng PETA. Kung hindi sa kanya, hindi ako nakapasok sa teatro. Siyang una nagbigay ng break sa akin sa aking dulang tatlong manyika. Sinulat ko niya nung 16 years old ako. And by the way, yung tatlong manyika or three dolls turn 49 years old last month. So this is really very, very important. Yeah. Oh. Okay. Ang pangalawang tao na gusto kong pasalamatan ay si Father Bernardo Perez ng Saavedra College. Kasi kung ako, nung nasa high school ako, siya ang
FA director sa Sambeda. So, you know, Father Perez was a music critic and architecture expert, and he was the I think the head of the, he was the head of the Cultural Center of the Philippines at one time. But when I was in high school, he really really took care of me, and I'm really indebted to him. Ang pangatlong tao ay ang aking professor sa special ed, si Dr. Lani Muro, sa Illinois State University. There was an announcement na may federal grant silang nakuha to send 15 minority teachers to get their doctorate. And I applied, you know, thinking I would qualify. And apparently, para lang sa Hispanics at saka African Americans. So, Asian ako, hindi ako qualified. But, you know, I asked questions. You know, I think he liked me so much. he made me Hispanic. My name, last name, De La Cruz. So, that's how I got my doc. So, what they say, 95% of success in life is just showing up or filling up an application form. But his gamble, he made a good gamble. Kasi I was the first to finish in doctoral program, and then my doctoral dissertation was published in a peer-reviewed journal. It's the title of the article was The Effects of Creative Drama on Social and Oral Language Skills of Children with Learning Disabilities. Lumabas ito sa Youth and Theater Journal. Mahirap pumasok sa mga publications na yan. So, I think siya talaga si Radyo. Yan ang Cecile, I have won trips. I won a trip to Japan. I won a trip to Veracruz, Mexico. I even got a scholarship to Poland at the Jagiellonian University one summer. It was meant for Polish Americans, but I applied anyway and got it. They had an extra money to send another body. Alam mo, yan yung talagang creativity mo. Kasi the creative person is bold enough to have ideas and to execute those ideas. At si Radyo po, sa kanyang tagumpay na tinamo ay dahil nga sa kanyang persistence, imagination, commitment, passion. Yan po ang mahalaga para talagang makamit mo ang iyong mga pangarap. Nakatutuwa po na bigla na lang, mabuti natutunan na rin akong mag-Facebook. Dahil dito ko na-encounter na andito pala si Radyo. Talagang hindi mo makakalimutan itong mga batang. Ang daing mga kasama ni Radyo noon sa PETAN, di ba? Mga grupo nyo, kasama sila. Of course, sa Tatlong Manika, kasama si Frank. Gusto nga niyang pumasok dito para batiin ka. Pero ang hirap ng teknolohiya para sa mga senior citizens. Medyo hindi masyadong sa yung Tatlong Manika was the first directorial job of Mario de los Reyes. Yeah. It was held at the Dungeon Chambers. Yes, so that chamber. Makes it more dramatic. Yeah. It's about the you know, the social classes in the Philippines, and you have the rich. Well, ideally, the social structure, you should have the rich, the middle class, and the poor. And the poor. My teenage vision was very drastic. It was only the rich and the poor. And I put the rural poor and the urban poor. And I was criticized for not putting the middle class. But I guess, my vision is becoming true because the middle class is fast eroding. So... But that was really, really it was my first play. Second play that I would like to mention is Convention ng Mga Halimaw. That listed as even a PETA play. That was in 1971 too. I wrote Tatlong Manika in 1971. I was 16. And then nung summer program ng PETA nung 1971, lumapit sa akin si Lutgardo Labad. Meron siyang maliit na libro on Philippine monsters. Sabi niya, pwede ba sumulat ka ng
ng play tungkol sa mga tungkol sa mga halima for my students. Okay, I'll do that. That was the time of the Philippine Constitutional Convention. So, ginawa kong characters, Manananggal, Tiana, Captain. And sabi ni Gardy, where was it presented? It was presented at the Rahal Sulaiman Theater, but it was just a theater exercise of your students, Gardy. Sabi ko sa kanya. And then tapos sabi niya, and it was even directed by one of his students, Ed Mayor. And then the masks were done by Claudio Tinio. And so, you know, and then Alberto Florentino, the playwright, was my next door neighbor in Quezon City. And he encouraged me to enter in the palangka. Lo and behold, third prize. Galing. One up play in Filipino. Okay. And I told Gardy, you know, we have the bragging rights to use Philippine Monster in theater and literature unless documented in 1971, unless somebody can present an earlier date and may document, we won't give us this bragging right. And then after that, I concentrated when I was a high school student in San Beda, then I started directing too. So I was not only a playwright but was also a director. Then I went to UP and then I did more plays there. Then it was time for me to go to join my mother in America, because you know, my mother was a nurse in Chicago. So as my siblings and I finished college, we joined her. Ayun, and then you had further journey, pero isa peta talaga. Talagang you were a really good core of young artists, ano? Kasama mo sila Gardy, sila Frank, sila madami, sila Tony Perez, and we had even Ladislav Mocek for a workshop on playwriting and directing. Yeah, I signed up sa workshop na yun, and nandun si Frank, nandun si Malu Jacob, nandun si Tony Perez, nandun si Butch Dalisay, nandun si Paul Dumont. So that was in 1970 summer. Yeah. And so in that workshop, the future of Philippine theater was there already. Oh, kasi talagang mga major writers na kayo ngayon talaga. And I think ako pinaka-bagets, the youngest. I was a third year high school student. Now, si Cecile had this belief for us to have a Philippine theater, we need native playwrights. So, yeah. Meron siyang playwrights development program. So, ako ang yung tatlong manyika ko ang resulta noon. Remember Diego Maling? He was the one Diego Maling, no? He was the one who tutored me on that. I went to your office several times, and then yung office niyo sa Taft Avenue, remember? Oh, eh yan yung office na binigay ni Dr. Roses dahil siya ang UNESCO Philippine Chairman noon. So, pinagsama-sama niya kami doon. May PETA, mayroong AAP, which was good. Yeah, I remember that, yeah. So, ang maganda ngayon na ipabahagi mo eh yung range of experience mo in developing the capacities of special children. Yung ang dissertation mo ay nag-focus on it. Kasi itong Earth Savers na ginawa namin, it's a socially integrated group of all kinds of persons with disabilities and then joined kahit na able-bodied naman pero economically handicapped, na pinarangalan ng UNESCO na Artists for Peace, kasi they found it unique, inclusive, and mahalaga talaga na kayo dyan ngayon sa ginagawa mo can be shared to further enhance the training and production for PWDs that are really handicapable, basta bigyan mo lang ng mga equal opportunity and caring. So, yeah, why don't you give the essence of your teaching formula, or let's say your platform for working with PWDs at some sharing about the results or the development that
you have seen the impact of creative training for PWDs. Okay, yeah. Nung bagong dating ako sa Chicago, I work in accounting, I work in advertising, and yung sa advertising, if they lose an account, out you go. So I needed a more stable job. So I went to a party, and my friend Ricky Morales, he's Filipino, and asked me, "Why are you so gloomy tonight?" "Well, I don't know what to do with my life." "Well, why don't you become a special ed teacher?" Because it's Ricky, a special ed teacher. So that's how I got into special ed. I went back to school at night, and then I studied special ed. Now, my first master's degree was in theater from Illinois State, from University of Illinois at Chicago. So I thought the theater degree was useless. You know, I mean, I took that because I loved the theater. Yeah. Then I got my second master's in special ed. Do you believe that that theater degree worked for me? Yeah, definitely. The Chicago Public Schools consider that as the first master's. So when I started teaching special ed, I had my second master's. My salary lane was next to a PhD. But it worked for me. The theater degree worked for me. Yeah. Okay, so and then I got into special ed. Okay, and as I told you, I got the doctorate through Illinois State University. Yeah, because they got that grant. Yeah, and then I got that. My dissertation was on creative drama and learning disabilities. Yeah, but when I started teaching special ed, okay, special ed, I had these small children, age 6 to 9. The children had learning disabilities, behavior disorders, cognitive disabilities, or mild autism. Okay, my innovation was I taught my children how to play the sungka. Oh yeah, they love it. They love it. Talaga, you know. And I love it, and then they love it, and then they prefer that to the computer game. Yeah, and then sometimes I had students na nasa ibang grades na, they were not my students anymore. They would come to my classroom and say, "Dr. De La Cruz, may we borrow the sungka, please?" Yeah, and they really, really enjoyed it. And then may mga ibang nanay na ganun. So, you know, when they visit my classroom, I'm like, "Oh, we play this game." "Oh, I found that seashell in James's pocket." Apparently, some of the children were pocketing the and then this is another my contribution to education and Philippine culture. I originated and disseminated sungka as a teaching strategy. I started that, Cecile. Yeah, it's actually mangkala. Sungka belongs to a larger family. It's called mangkala. Mangkala. The mangkala para mga sungka rin yon. Pero iba, marami mga ibang iba-iba yung halls, iba-iba yung mga rules. No, it started in Africa, and based on my research, the Arab missionaries brought sungka to the Philippines. Yeah. It's really a Muslim thing. Muslim thing. Uh-oh. So took together with Dr. Cheryl Cage, a very close friend of mine, and my professor at Chicago's Illinois State University, Mingon Jan Lian. We wrote an article. The three of us wrote an article on mangkala and sungka as a teaching strategy, and we presented for example, the playing pieces of mangkala and sungka are manipulative and concrete teaching aids that facilitate learning of counting, estimation, yeah, and basic operation of addition and subtraction. Okay, and we also
took into consideration of the social skills that the children learned, okay? You know, because it's face-to-face interaction, okay? They wait for turns, yeah? And then so Dr. Leon said, okay, we are going to send this article, submit to the peer-reviewed journal in special ed. It's the Teaching Exceptional Children. Very hard to get in. But he got a statistic showing that there is a lack of Asian American articles. So it took us a long, long time. Ay, naku, Cecile. We got in. The title of the article is Let's Play Mangkalen Sungka, Learning Math and Social Skills Through Ancient Multicultural Games. Lumabas Millennium Issue, January 2000 issue of the Teaching Exceptional Children. And then Dr. Cage and I, my friend Dr. Cheryl Cage, who was my classmate too at Illinois State University, we did a lot of presentations. We presented at the national, at the mathematics convention, social studies convention, and everything. Yeah. So that's my contribution to that. Yeah. Ayon. And then you had a special book na I think dapat i-share din natin. Meron akong sinulat na children's book, Balesteros on My Mind, My Hometown in the Philippines. And it was in four languages, English, Spanish, Ilocano, and... Filipino. And Tagalog. Mm-hmm. I always use Tagalog as a Filipino because... Go. Okay. Ang pamagat ng children's book na sinulat ko ay Balesteros on My Mind, My Hometown in the Philippines. Nasa apat na wika, English, Tagalog, Ilocano, and Spanish. Yeah. Ito ay ang tungkol sa aking pagkabata by the sea sa Balesteros, Cagayan. Okay. I spent my childhood there from ages from 3 years old to 9 years old. Okay. At may sinulat na may kanta tungkol sa libro based on the book. Ito ay sinulat ni Archimedes Alban na taga Guayaquil, Ecuador. Ngayon, paano ko nakilala si Archimedes? Pumunta ako sa Guayaquil on my way to Galapagos. It was my birthday. Kaya siya ang hotel, nasa lobby siya, tumutugtog ng piano at ako'y tinugtugan ng happy birthday. Pero anyway, naging kaibigan ko siya sa Facebook, and then one day, one time, sinabi ko, I wrote this children's book, can you write a song based on it? And he did. We work on the song together online. Siyang sumulat ng music, ako sumulat ng lyrics. So it's based on the book. At saka, after that, meron pang tatlong kanta. It's in Spanish, Tagalog, and Ilocano that have been written, the libro. So, Parinig natin sa mga tagapakinig. Ano yan? Ano? Parinig natin sa mga tagapakinig. Oh, ito na yung kanta. Ang title ay Balesteros on My Mind, the song. Okay? Pinerform ito sa Ecuador. Ang kumakanta ay ang batang Christopher Alban. Okay? Let's listen to it. Yeah. Balesteros on My Mind.
enjoyed the song. Oh, okay. Now you feel the Latin beat. Danceable, yeah. Okay. Oh, danceable. You know, ako, one of my favorite subjects at the UP, sa University of the Philippines, was literature and other arts. So we would study a poem, and if it was, there was a painting based on that poem, we would study that. I have always believed in that. Literature and other arts. Kaya may kanta. And yeah, all, yeah, definitely. Oo. Kanya, magandang nararamdaman po yung Ballesteros in my mind. Talagang may recharge of memories ang feeling mo eh. Di ba? Kanya, hindi lang sa beat pero yung title itself, talagang maganda yung pagbibigay diin sa alaala. And so, then, may mga pumunta kayo sa YouTube, may mga videos. May iba-ibang interpretasyon ng kanta. Ayun. Pakisabi mo nga yung video link nila para ilagay lang ninyo Ballesteros on my mind, tapos may mga kanta na may mga interviews pa and all. Lalabas lahat yun sa and I hope you go to the Facebook page Ballesteros on my mind and you like it sa Facebook, ha? Ayun. Okay. So dyan po nagtatapos ang ating magandang usapan kasama si Radyo. Recharging memories also in our mind sa Fort Santiago, yung kanilang very creative initiative at saka yung energy ng kabataan. Napakahalaga na yung mga bata noon, eh lahat ngayon ay maningning na mga bituin na sa larangan ng sining at edukasyon. Napakahalaga ang shinare ni Radyo dahil sa buwan na ito talagang gusto natin bigyan diin ang kahalagahan ng creative play, creative theater na napakagandang instrumento lalo na for autistic children. Napakadali nilang makilink sa music at saka painting at saka games, creative games. Kanya napakagandang ehemplo na binigay ni Radyo sa paggamit ng sungka na may connectivity pa sa Arab-African relationship natin. So, Radyo, para sa mga huling palata, masasabi nating huling tilimsik ng diwa mo, huling tilamsik ng diwa. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin at na nasabi ko ang mga bagay na ito. Okay? Pero importante talaga ang sining sa ating buhay. Okay? Kasi importante yung ma-express natin ang ating sarili. Okay? Mahirap ngayon dahil sa teknolohiya, okay? Marami ng mga bata hindi nakakanood ng live show, okay? So, nandiyan ang sining, okay, lalo na sa teatro, nagbibigay sa kanila ng ibang perspective sa buhay na hindi lang lahat online. Maraming bata ang hindi masaya dahil lahat online. Wala silang pinaghahawakan. Okay? Oh, yung interaction, ano, napakahalaga. Oh, very, very important. At saka, ang teatro, yung ano ko, ang gusto kong magkaroon na habang buhay, yung sense of wonderment. Sense of wonderment. I want to be surprised. I want to exclaim. I want to be mesmerized. Yung feeling ko, noong unang nanonood ako ng play sa Fort Santiago, I think lagablab sa Karimlan at saka yung tubig, necessarily tubig. Oh, I could not describe the feeling. At tapos pinanood ko pa yung The Chairs, so dungeon, si CB, at saka si Jonas Sebastian. Oh, the feeling. I could not describe it up to this. Saka, ewan ko kung napanood mo yung ginawa na adaptation ni, ano, yung Tatay Mong Kalbo. Ni I saw that. Uh-oh. Sa ibang, ano yon lahat na ganun. At saka mabuti at binigyan mo ako ng pagkakataon to express myself at a very young age. At saka, you know, I don't think that way anymore. I don't think that way, okay? You know, I felt na when I met Orlando Nadres, who was an established playwright, he said, Rachel, sabi niya, ikaw lang nakakasulat ng mga abstract play na yon. Hindi ko pwede gawin. So I felt different, yeah. But, you know, I've been gone sa Pilipinas for 4 decades, and in my absence, I have not been treated right, okay? Like, for example, sa ano ng UP, ng theater history, my name is deleted.
Okay. Alam mo, a lot of people did not like my absurd plays sa UP because hindi kasama sa revolusyon, hindi pangmasa. Oh, but I think I contributed something to the, hindi naman lahat kailangang pangmasa, no? You have to ask, make people think. Okay, yeah. Okay. But let me think. I have to thank one person, Roddy Vera, who the playwright at saka screenwriter Roddy Vera, because he has been a strong advocate for me. I inspired him when he watched my play program on Putupol. I inspired him to get into the theater. That's good, and he's also a good singer. Yeah. So thank you, Roddy. Thank you, Cecile. Okay. And we're so glad that you're doing so well and holding the banner of the Philippines in Chicago. Dumalaw ka dito pag depende pag nagwagi na tayo sa COVID. Pag natuloy ito sa Marso o sa ibang buwan, depende sa sitwasyon ng mundo, dasal natin, talagang we can discombobulate this coronavirus. So hanggang dito na lang, pasalamat tayo na nagkaroon tayo ng ugnayan with radio. Napakatagal ng panahon mula nung lumisan siya para sa Chicago, at napakagandang nagkaroon tayo muli ng ugnayan linkage, and we hope we can continue this also with other Filipinos overseas, dahil talagang namumukadkad ang kanilang mga talino everywhere in every part of the world. Siga ang Pinoy, katulad ni Radyo. So hanggang dito na lang po, ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan po ng Dialect, ng Philippine Center of the International Theater Institute, gayon din po ng Earth Savers na itinatag ng dating Senador Hirson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig, sa lahat po ng aming mga kakampi, para maihatid itong paaralang bayan sa himpapawid. At yan po ay ang MAPICON, Tesoro's House of Native Arts and Crafts, and ang hospitality partners po natin for the International Secretariat Lodging. At yan po ay ang Prince Hotel, Manila Hotel, Eurotel, at saka ang opisina ni Mayor Isko Moreno. So, hanggang dito na lang po. Huwag niyong kalilimutan ang tipanan natin sa Radyo Balintataw, Dula, Tula, Awit, Sining Balita, Lunes hanggang Biyernes, at Paglinggo ang ating Radyo Balintataw Talakayan. Dito lang po sa DZRH. Patnubayanawa tayo ng Panginoong Diyos. Siyempre, papasalamat din po tayo sa ating Production Technical Supervisor, Salvador Muyar, na talagang kinoconnect po tayo sa ating Zoom interviews. At nandyan din po ang ating Executive Assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, at si Hexilon Alvarez, our Earth Savers National Youth Director. Paalam po, patnubayan nga tayo ng Panginoong Diyos. Dasal natin ang ating pakikiisa para magwagi laban sa COVID, at sana ang kapayapaan sa ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas!